What's up mga Kap? And we are live dito sa ating Facebook When in Halifax, ang kapihan sa When in Halifax. Eto mga Kap, this is our second Kap. Ayan, second Kap. So this is a very special kapihan sa When in Halifax kasi powerhouse tayo ngayon. So we have Jeremy Mendoza and Kiko Fajardo. So Kiko and Jeremy will share their experience, their timeline, their story from Philippines to Canada, from Singapore to Canada. So ito yung kwentuhan, ito yung kapihan na pagkwentuhan tayo about the AIPP success story. So mga Kap, if you want to join on this webinar because yung sasama, yung mga nandito sa webinar, ay may privilege to ask questions directly kila Jeremy and Kiko. And of course, meron tong requirement. Kailangan dapat meron kayong mainit na kape. And again, sabi ko nga, this is our second cup. So yung first cup, sabi ni Special K, ni Koji, kulang ang isang tasa. So make sure if you join our webinar, make sure may dalawa o tatlo kang tasa kasi napakainit ang kwentuhan at usapan. And we will begin now. Ayan. Jeremy and Kiko, kumusta? Ayan, kumusta? Okay lang po. Okay naman, Kap. Ayan, so we have yan si Jeremy and Kiko. So, bago natin simulan, pwede bang magpakilala muna? Mainit na introduction. So, kayo na magpakilala sa inyo. Simula tayo kay Kiko. Kiko, tell us about yourself, a bit a background bago kayo pumunta sa Canada. Bakit Canada? And then your story about your timeline about AIPP. And then next will be Jeremy. Okay, Kap. So, good morning po sa lahat. Good evening po kung nasaan man po kayo ngayon. Bali, ako po si Kiko Fajardo. Nandito po kami sa PEI Canada ngayon ng wife ko. Previously, working kami sa Singapore for 5 years. Then, yan. Share ko rin, Kap, yung story namin before yung pinaka-timeline na naging program namin papunta dito. So, way back 2017, si wife ko, which is si Joy, gusto niya talagang mag-Canada. So, yun, ako, medyo okay na naman kami dun sa Singapore. So, hinayaan ko muna siya talaga na mag-decide kung ano yung gusto niyang gawing pathway. So, hindi kami nagre-research, hindi kami sumasali sa kahit anong forum nun. Talagang naging aggressive lang kami na makahanap ng way papunta dito. So, nagsimula kaming mag-hire ng consultant nun. Then gumawa sila ng express entry account sa amin. So yun yung unang pathway na tinry namin. Then after that, so dahil nga hindi umabot yung points natin sa express entry, doon na kami nagsimula na maghanap pa ng ibang ways para makapunta dito sa Canada. So doon na try din namin yung before that pala, nung nag-process kami ng express entry, hindi pa kami kasal. So, nahinto yun for a year. Then, nagpakasal kami. So, start na ulit kami ng pagpaprocess. So, ang nakita nga namin, nung nag-join kami sa mga forum, like dito sa When in Halifax, yung AIPP. So, ayun, maraming mga advices, mga tips from the group kung paano hahanapin yung mga designated employers. So, ganun yung ginawa namin ni Joy. So, hanap kami ng mga employers. Mga designated employers sa mga list. So, inisa-isa namin yun. Then, nakakuha naman kami ng employer, parehas kami ni Joy, for 1 month lang. So, from January to February. Medyo kap nakalimutan ko na yung timeline eh. Pero, a month lang yun. January, February, or February, March. Ganun. Nakakuha kami parehas ng employer na magsusupport sa AIPP namin. And, naswertihan namin, parehas siyang PEI. So, kailangan namin mamili kung kanino yung mag-sponsor sa process namin. So, pinilingan namin yung sa amin. Then, nung nag-submit na kami sa province ng requirements, in-advise kami ng provincial nominee office na hindi nila kami pwedeng i-apply under AIPP. Reason na nakita namin dahil yung experience ko as a manager ay hindi naman nasa restaurant. So kasi nag-manager ako sa Singapore sa shipping company, which is a freight industry.
So yun yung nakita namin na dahilan kasi sa AIPP dapat 1 year experience sa loob ng 3 taon. Although HRM graduate ako and may experience naman ako sa F&B, so nakita siguro nila na pwede naman. So yun ang ginawa namin, nag-apply kami under PNP. Then yun, nag-apply kami ng work permit and ngayon naghihintay kami ng approval ng PR namin. Ayun. Thank you very much, Jeremy. Ah, sorry, Kiko, for sharing that one. And then, of course, we have also Jeremy. Okay. Ako nga po pala si Jeremy Mendoza. And siguro, karamihan sa inyo, nakilala na ako through post ni Cap Joey. So, nabasa na po yung timeline ko. Bale, nag-umpisa yung pangarap kong makapunta rito sa Canada. Dahil na rin sa may tita ako dito na siya yung naging parang modelo namin sa pamilya namin. Kasi ever since yan, siya na yung naging pinaka-breadwinner namin sa family. So, naging inspiration natin siya. Tapos, ini-inspire niya kami na, oh, hanap kayo ng way. Kapag ano, nakarating kayo rito, maganda rito, maganda yung benefits dito. Kapag naidala niyo yung mga magulang niyo dito, may pre-medical, ganito, ganyan. Mas magandang buhay niyo pag nagpapakit kayo dito. So, kami naman, magpipinsan, manap kami ng way. Natatandaan ko yun, March 2012, may nakita kami parang yung mga consultancy firm dati. Actually, consultancy firm talaga sila na ano. May seminar kung paano i-explain yung paano makapunta rito sa Canada. That time is, Federal Skilled Worker, kung di ako nagkakamali yata nung CAP. Tapos, that time kasi ang pointing system lang is 67. So, kapag nakuha mo yung 67 points, pwede ka na mag-apply ng permanent residency dito sa Canada. Kaya lang hindi pa rin kami makapasok ng visa ko gawa ng 2 years graduate lang kami that time. So ang binibigay nila sa aming option is student visa, which is napakamahal din kahit na may kasiguraduhan naman doon sa student visa. Kaya lang yung syempre alam niyo noon, money matters talaga pagdating sa ganyan. So wala talaga, hindi muna namin finish that time. So ang ginawa ko is nag-continue ako na mag-aral ng 4 years course. So, tinuloy ko yung 2 years into 4 years hanggang nakatapos ako. Then, una sa lahat, hanap muna ako ng experience. Siyempre, number one yan, pag pumunta ka ng Canada, kailangan experience. So, nakakuha ako ng job 2016 sa isang cafe na yun nagbigay sa akin ng magandang opportunity para maging food service supervisor na term dito sa Canada. So yun po yung nagamit ko na para makapag-apply ako rito sa Canada. So nagsubok ako ng maraming beses 2015 before ako mag-graduate, nagpasa na ako ng mga resume sa jobbank.gc.ca saka sa Indeed. So, after a year, ayun, pinalad naman na may isang employer na nag-approach sa akin na nakita niya daw yung resume ko. Gusto niya akong i-hire. Nung una, cook, yung gusto niya akong i-hire bilang cook. Kaya lang, medyo, syempre, malayo yung experience ng food service supervisor sa cook. Pero, gusto ko siyang i-go nung una. So, pinupush ko naman siya doon sa employer na kahit papano, makakapag-cook naman ako sa kitchen, ganun. Pero, in the end, hindi pa rin natuloy. Pero after a few months, in-approach ulit niya ako. So, nangangailangan na naman daw siya uli ngayon. Food service supervisor na. So, ayun, pwede na ako doon. So, ayun, tinry namin yung Lamia. That time, Lamia. Meron na silang Lamia actually na ready na siya. So, pinangalan na lang siya sa akin. Kasi meron silang unang hinire cap dati. Kaya lang hindi rin po ata nag-go through yun. So, ayun. Kaya lang, hindi pinalad. 2 times po akong na-deny doon. October 2018 and January 2019. So, ayun. Akala ko yun na yung pinaka, syempre, parang end of the world na kasi ang hirap makahanap ng employer. Tapos, twice kong na-deny. And then, yung Lamia ko pa, na-expired pa ng December that time, December 2018. So, yun. Nag-give up yung una kong employer. Ako naman eh, syempre, sobrang sakit din talaga ng loob ko, syempre, nag-asus ka na, tapos alam mo nang andyan na, may papil ka. Pero hindi ako sumuko. Nagpasa pa rin ako after ng refusal
proposal ko ng January 14, nagpasa ulit ako ng mga resume sa Jabang at saka sa IT. And then after few days lang, may nag-approach na sa akin. Ngayon, itong employer na to is under AIPP pala siya, designated siya. Kasi nung una hinihingi niya sa akin is yung ECA daw at saka IELTS. So, nagtaka na ako kasi bakit ako hinihingi ng ganito ka ako? Tapos, edi, tinawagan ko, may phone number kasi siya dun eh. Tinawagan ko yung phone number. Tapos, nung pagtawag kong ganyan, in-explain niya sa akin na ipapasok ka kasi namin sa AIPP process dahil yung employer is na gusto yung resume mo, ganito, ganyan, ganyan. So, ako naman eh, nag-ayos ako ng mga papers ko. March, naging okay lahat yung ECA and self-tip actually yung tinig kong isa. So, naging okay lahat sila. Pagpasa ko naman po ng mga requirements, ang problema naman, ang New Brunswick that time, nag-close naman siya ng ng door niya para sa AIPP for the food service, for the food service sectors at saka sa hospitality. So, ayun, parang medyo lugmok na naman doon that time. Pero, yun, tumigil yung yung employer din is gumibap din. Sabi niya, hindi muna, ganyan. Kasi ayaw nilang gumastos for Lamia kasi mahal nga po yung Lamia for costing $1,000. So, naganap na naman po ako ulit hanggang sa mahanap ko nga po itong McDonald's dito sa Nova Scotia. And thank you, Jeremy, for sharing your timeline and your story. And it's very inspiring kasi tatlong parang kakaiba kasi si Kiko in less than a month and si Joy nakakuha sila ng employer. Si Jeremy naman nakakuha naman ng employer tatlong beses. Apat na beses. Opo. Una Manitoba, isang New Brunswick, dalawang Nova Scotia po yun. Dalawang Nova Scotia po. So, apat bago yung successful mong employer. So, pang-apat po yung successful ka. So, pang-apat yung successful. So, imagine mo yun, apat, tapos ito mabilis. So, gusto kong tanong si Kiko with regards to paghanap ng employer because this is the challenging part. With the AIPP, alam na natin, most of our kap ngayon na joined our webinar or watching on our live streaming, you already know what is the process of AIPP. And the major component with the AIPP is to find an employer. And as mentioned by Kiko, in less than a month, nakakuha kami ng employer. So gusto kong tanungin, anong taon yun, Kiko? And at the same time, ano yung mga naging strategy mo na pwede mo nating i-advise sa lahat ng nanonood ngayon? Balikap, that was 2019. Kasi ang importante dyan kasi mataas ang competition. So kahit may ganitong forum tayo, di ba? Ang dami-dami nagtatanong, andiyan dyan yung mga interesado talaga ng mga applicants. So kailangan mo mag-create talaga ng strategy mo for yourself muna. So nakikita natin sa mga forum, andiyan si New Brunswick, andiyan si Living In, yun yung site nila for job fair and job info session. So lahat andiyan, takbo dito, takbo diyan. Andiyan si Halifax dahil siya ang pinakamagandang city sa Atlantic. Mm-hmm. Si Newfoundland at si PEI, napansin ko, sabi ko kay Joy, walang pumapansin dito sa provinces na to. Kailangan dito tayo mag-focus kasi kung ang hanap naman natin migration sa Canada, doon tayo sa sigurado tayo na may chances tayo kasi lahat sila nagkakagulo na dito eh. Kailan ba yung next info session ng New Brunswick? Antay nila yung ilang months na lilipas na ganyan na hindi gumagawa ng actions. Mm-hmm. So, ang ginawa namin, sabi ko, focus tayo dito sa PEI saka sa Newfoundland. Yun, ginawa namin sa paghahanap ng employees, andyan si Jobbank, andyan si Indeed, at saka ito yung hindi ko naririnig talaga minsan sa mga forum, andyan yung website nila saka yung Facebook pages ng mga yan. Awesome. So ito yung pinakamagandang i-highlight ko sa na-mention mo, Kiko. Ang strategy mo is hindi ka nakipagsiksikan sa mga tao. Tama. Diba? Kumbaga doon ako sa maluwag. Bakit ako nakikipagsiksikan? Doon ako sa maluwag yung walang competition pa masyado. Yes. Kasi yes, 2019 ka pa. 2019. So hindi pa yan, isang less than a year or one year na nakaraan. Pero magandang strategy to take note kasi totoo, Halifax, parang sabihin na natin,
para to visualize natin sa mga cup natin na sa Pilipinas, ang Halifax parang Metro Manila naman. Yan. Huwag natin ikumpara sa Toronto yung Halifax. Metro Manila, so parang busy city. Tapos no, New Brunswick nga, very ano sila sa pagdating. Napakagandang example yon. Ang ginawa ni Kiko is dun sila sa Newfoundland, PI, napakagandang tip yon. So if you're watching, try to do it. And baka meron pang opportunity tayong makuha doon. And at the same time, gusto ko yung tanong sa'yo, Kiko, maganda yung strategy mo, pero paano ka naghanap ng trabaho? You mentioned about Facebook pages, you mentioned about the website. Now, ang ginawa mo ba, correct me if I'm wrong, is nag-send ka ng resume to their website, nag-private message ka sa mga Facebook pages ng businesses, and then did you submit a resume? Ano yung mga tips mo naman pagdating sa resume and cover letters? Okay, so Kap, ganito kasi yung naging ano namin. So, ngayon medyo makabago na kasi. So, kailangan minamaximize natin yung mga advantages, yung innovation na nangyayari sa mundo. So, social media is very effective na. Lahat ng companies meron ng Facebook page. You just have to confirm kung legit ba sila, kung yun talaga yung pages ng mga yan. So, ang ginawa namin, nag-submit kami ng resumes sa Indeed. Then after that, kukunin namin yung name ng company na pinagsenda namin sa Indeed kasi listed sila. Yung company mismo, kinuha namin. Website ng company din, i-approach namin. Sometimes tumatawag ako sa HR department mismo ng website na yun para mas, alam mo yun, mas komportable ka na kausap mo talaga yung company. Kasi sa Indeed, para mga third party lang din yung mga yan eh. So, kailangan mo talagang atakihin sila na directly. Like sa Facebook page. Nakakuha kasi ako ng, for that one month, nakakuha ako ng 3 interviews ko. Wow. Yun. This is a big wow. And then, napakalaking tulong to, Kiko. Then, ang ginagawa ko rin, Kap, nun, sa resume namin, nabanggit na ni Joy sa vlogs namin, na hindi talaga kami sumunod sa Canadian ano, format resume. So, ginamit namin mula nung nag-US kami before, as student visa kami dun, and nag-work kami sa Pinas, nag-work kami sa Singapore, wala kaming ginawang revision ng format. Ang ginawa lang namin is, tuwing mag-apply kami sa company, ginagawa namin personalize yung application namin. Kasi kapag hindi ka nag-put ng effort sa isang bagay, wala kang makukuha talaga eh. Like kunyari, Kap, sabihin ko, di ba ako hindi naman ako nag-restaurant manager talaga. So ang ginawa ko is, paano ko ba mapapag-compare? Paano ba dapat yung ibigay ko dun sa employer na naghahanap ng restaurant supervisor na mapuprove ko sa kanila na kaya ko itrabaho? So gagawin ko, iibahin yung resume. So ipapersonalize ko lang yung resume na eto kaya kong gawin, kaya ko tong ganyan. And nagmamanage din ako before. So ganun, kailangan lang talaga maging, sabi nga ni Joy, kung ang gusto ng crush mo, nagba-basketball, magba-badminton ka ba sa harap nila? So ganun lang, i-present mo lang yung sarili mo na kung ano yung hinahanap nila. Kasi ang pinaka-main goal natin, hindi naman ako tatanggapin yan eh. Ang pinaka-main goal natin is makakuha ng interview. Then sa interview, give your best shot. Pag hindi ka nila nagustuhan, hindi ka pwede dito, then try another one. Wala namang mawawala sa pagsubok. So yun ang ginawa namin. Ginawa namin personalized yung resume makeup every company na sinasambitan namin. And to mention na rin, more than hundreds din talaga yung napapagsubmitan namin ng resume. So hindi rin, kahit sabihin natin na within a month, nakakuha kami ng interviews and ng employers, pinaghirapan din naman kasi talaga siya. So, yun. Then, always provide a cover letter din, na personalized din. And yun, ang gusto ko lang din, i-highlight to everyone yung sinabi natin na customize. So, hindi ka nag-follow sa Canadian format, pero gusto natin i-highlight yung customized. Mm-hmm. Kasi, magandang example yun. Hinahanap basketball, lalagay mo magaling ka sa badminton. Mm-hmm. Logically, kung ikaw yung naghahanap na magaling mag-basketball, tatanggapin mo ba yung magaling mag-badminton? This is a very good and napakadaling intindihin. So, everyone that are watching right now, please take note of highlight. And sabi ko nga, hundreds. Take note ko din yung hundreds of resumes na sinend nila Kiko and Joy. And again, mga Kap, if you want to watch more about the video, kasi Kiko already mentioned that
Joy and Geek already created a tips video, a guide of video, please visit Joy Fajardo YouTube channel. Maraming mga information na pwede kayo matutunan with Joy and Geek. But anyway, I would like to ask also Jeremy. Jeremy, na-mention ni Kiko na nag-send siya ng resume through Facebook, through the website. And yung strategy ni Kiko is, instead na pumunta siya sa siksikan at mataong lugar, which is Halifax and New Brunswick, nandun yung focus ng mga tao, yung mga applicant, ang ginawa ni Kiko is pumunta siya dun sa less crowd, less yung hindi napapansin, which is the PEI in Newfoundland. Jeremy, ikaw ba? Ano lang yung strategy mo rin? Ako po siguro, ang strategy ko nun, Cap, ganito. Kapa, tumitingin din ako dun sa mga designated list ng mga employer dati. So ang ginagawa ko, parang ganun din kay Kiko, may similarity din. Nagre-research ako sa Google about sa company. So ngayon, ang titirahin ko, kukunin ko yung phone number mismo ng company. Naglo-load ako ng marami para lang talaga tawagan sila. Talagang todo effort talaga. Kasi once na nakausap mo sila directly, alam mo yon, mas may bebenta mo yung sarili mo. Lalo na pag mismo yung owner ning nakausap mo, mismo sila parang dediretsuin na, interview kita ng ganito. Sige, ganito. Ganun. Mas madali kasi yung ganun kaysa sa maghintay ka lang sa email. Kasi minsan yung email, sa sobrang dami nating mga kakompetensya dyan, natatambakan yan eh. Parang kumbaga pipili na lang sila talaga ng mga ng mga ilang-ilang lang talaga na i-interviewin nila. So parang paano ka na, ma-disregard ka na ganun. Pero pag gumawa ka ng effort, nakita yun ng owner o ng employer, tsak talaga, bibigyan ka ng slot para sa interview. Ganun yung kasing nangyari sa akin dito sa work ko ngayon. Actually, tinawagan ko yung director. Tapos, una kong sinabi sa kanya na kumpleto ako ng papel, may ECA ako, may selfie pa ako. Sabi niya, that's good. Okay, tatawagan ka namin para sa interview. Maganda yan kasi madali ka namin makukuha. Yun na yun. Wow. So, yun. Ganda. Maganda yung mga inputs. Thank you. Thank you, Kiko and Jeremy, for that inputs. Kasi napakalaking tulong to. Because marami tayong mga cap that they shared. Sabi nila, kapag 30 na nga po akong share ng resume po, wala pong feedback eh. Take note ko yung 100 yun ah. And I want just also to take note yung sabi ni Special K, first cup natin, nung unang kapihan natin, yung asawa niya si Jen, 200 resumes ang isinisend. Just to get, eto ah, nandito na sa Canada yon at permanent residence na. How much more kung nasa labas ka pa? So yun, number one na gawin natin, tiyaga. Number two, I think I just want to highlight, tiyaga. At the same time, strategize, customize. And at the same time, gusto kong highlight yung sinabi ni Jeremy. Gumawa ka ng opportunity na mabigyan ka ng pagkakataon na mag-usap kayo and sell yourself. Diba? So, napakagandang inputs yun. And, ayan. So, we already discussed about the timeline. We already discussed about how to get employer. I'll just give a few questions. Kung meron tayong mga, before we go on to the questions, Kiko and Jeremy, I just want to give chance to all our nakikipagkapihan dito sa atin. Do you have any questions ki Jeremy and Kiko or anything that you want to share, experience, or maybe you just want to ask questions? Anyone? Wag na pong mahiya. Sabi ko na, no. We have, marami pong nag-join. We have Ailey, Anna, Jane, Chassie, Jinky, Keith, si Kiko, syempre. Si May, si Mary, si Mike, si Raddy. Ayan. And of course, Special K. So, may mga questions po kayo na gustong itanong? Raise hands lang po or i-unmute nyo na lang sarili niya. Ayan. Questions? Mahihain ang mga guests natin ngayon. Sabi ka na! Cap Joey, pwede ba ang sumigit? Sige pa. Hindi, actually, hindi siya question, more of a comment. Actually, ang galing nung strategy ni Sir Kiko dun sa PEI. Pero tips ko lang dun sa mga ibang nagtatry. Kasi sabi nga ni Sir Kiko, parang 2019 yata yon na parang hindi masyadong napapansin si PEI, ganun. Backstory lang, kami 2018 kami dumating. Nung 2018, sinusubukan namin silipin yung PEI kasi parang Atlantic province din. Kaya lang nung time na yon, hindi AITP yung sikat na pathway.
So for some reason, noong 2018, si PEI, sobrang hindi tumatanggap yan ng... Hindi naman siya hindi tumatanggap. Pag nag-search ka sa forums, parang wala masyadong activity. Minsan, pag mag-a-apply ka sa kanila ng provincial nominee, minsan 6 months, 1 year, hindi ka binabalikan. So parang nawawalan ng gana yung mga tao mag-apply based dun sa forums. Tapos nung nag-open up yung AITP, kamukha nung kaila Sir Kiko, so, swerte sila kasi ganda nung strategy nila, parang nag-align talaga, nabigla sila nag-boom, tapos kumuha ng kumuha. So siguro tip sa mga caps, pag meron kayong sinubukan na province before, huwag kayong mawala ng gana, try nyo. Kasi minsan timing talaga yan eh. Perfect timing talaga na baka dati hindi kumukuha kamukha ng PEI. Pero tignan nyo, nung biglang nag-open, ilan yung nakuha niyang job interview. Siya pa yung nagkaroon ng privilege mamili kung saan nila gustong i-apply, di ba? So parang ganun yan. Depende talaga sa timing kung saan pwedeng mag-progress yung application nyo. So yun lang. Thank you for sharing din pala dun sa PEI. Correct. Napakaganda talaga yung strategy kasi kung titingnan mo na nga naman talaga dati ako hindi ko din nasa isip ko ang PEI eh. 'Di ba? So pero even the Newfoundland, 'di ba? Pag actually sa totoo 2016 ako nandito, hindi ko nga alam yung Halifax. Inumbas ko siya nga, hindi ko nga alam eh. Kasi technically, mga kap, if you're in the Philippines, pag sinabi mong Canada, Toronto yon. Ako ha, personal objective, perspective ko yon. Pag sinabi kong Canada, taga Toronto ka or Vancouver, di ba? Pero Halifax, ano yun? Di ba? Saan yun? Ano pa yung PEI? Di ba? Ano pa yung Cape Breton? Hindi siya matunog, di ba? Pero yun, napakagandang strategy na i-take note natin yun. And at the same time, try to explore kasi yung IPP is apat na provincia po yun. Apat na province. So, napakagandang advice na take note yun. Yun, since walang questions yung ating mga cap natin, let's continue. Cap siguro. Ay, sorry. Paki-muted, you're muted, Coach. Cap, sorry. Kung pwedeng tanong dun sa dalawang guests natin kung paano makatulong dun sa mga nasa scam kasi dun sa forum natin, meron tayong mga iilan na mga ibang nakikitang naluloko ng mga illegal recruiters na kunyari may job. Something ganun. Baka meron kayong tips na, kasi syempre minsan nakaka-excite pag nakakita ka ng parang, uy, tatanggapin ka, ganun. Tapos ngayon pala scam lang. So based sa mga successful applicants, paano ba ma-distinguish kung scam siya or hindi? Perfect. Yeah. Any of the two. Yeah. Thank you. Sir, gusto ko nung sagutin yan yung tanong na. Yes, kasi kami, based on experience talaga namin, I'm not against any consultancy firm naman. Hindi rin ako magbabanggit ng mga na-meet ko na consultants. Pero yun nga, nung time na wala kaming idea talaga na kung ano ba yung pwede naming maging way papunta dito sa Canada, ganyan din yung feeling namin na okay, we have the means naman para ano may magbayad ng consultancy while working, so sila na yung mag-aayos ng papers namin. So, kumbaga yung tadhana nilagay namin sa kamay nila na hindi namin alam na ganun pala. Kasi may mga tao kasi na sobrang misleading kasi yung gagawin nila. Like, kailangan pagka kakausap ka ng agent or consultancy, alam mo din yung process na gagawin nila. Hindi pwede na nag-apply ka sa kanila, sasabihin nila, papaalisin ka nila, okay ka na. Kailangan alam mo din yung process kasi hard-earned money mo yan. So sa amin, nang nangyari, papaalisin daw kami ng 6 months, then ginawan lang nila kami ng express entry account. Mm-hmm. Yung sabi nila Cap noon, after 6 months, pagka nagka-draw, ganyan, masasama kayo sa express entry draw. So, yun lang Cap yung sa akin yung may advice ko dun sa mga lumalapit ngayon sa mga agent na ganyan. Kailangan alam nyo rin yung nilalapitan nyo, alam nyo yung gagawin ng lalapitan nyo. Like sa amin, express entry, hindi naman namin alam yung process. Akala namin pag may express entry account ka na, ganyan na. Hindi namin alam na kailangan may points ka na i-reach dapat. So, kailangan aware ka sa kanila. Unang-una dyan, kunyari, nag-offer sila, AIPP.
Kasi ganyan ang mga ginagawa ng mga consultant ngayon eh. AIPP tayo, ganyan. Bibigyan ko kayo ng employer. Kailangan una mong i-secure. Mabibigyan mo ba talaga ako ng employer? Sabihin mo dun sa kumakausap sa'yo. Kasi AIPPs, ano yan, employer-driven yan. Kailangan may employer ako para ma-process natin to. Kunin mo yung name ng employer. Check mo kung designated employer ba siya. Yung mga ganun, Kap, kailangan aware ka rin doon sa process na gagawin ng consultancy. And may mga nagtatanong din sa akin minsan, yung mga nagme-message na may interview daw sila sa ganyan, na kagaya nga po nung sinabi nyo, kung hindi ka naman nag-apply doon sa company na yun, then don't think na i-interviewin ka nila. Alam mo yun, yung nag-sign up ka lang sa internet na hindi mo naman alam saan at sino sila, then hindi na. Basta kung alam mo nag-apply ka sa kanila tapos binalikan ka nila, just give it a shot. Pero kung hihingan ka agad nila ng pera, it's a big no na. Ayan. Yun para sa akin. Napakagandang tips yun, Kiko, with regards to hiring an immigration consultant or agency. So number one is, alamin mo muna yung mga program. And I think maraming mga resources na pwede tayong puntahan, like Canada.ca or yung platform natin when in Halifax. You can ask questions for Q&A questions. You have Kiko and Joy Fajardo content sa YouTube. So the bottom line is, meron ka dapat background dun sa programang ibinibigay sa iyo ng agency. Para at least alam mo din ano yung mga requirements, ano yung opportunity, ano yung mga possibility, ano yung disadvantage, ano yung advantage. So para at least alam mo yung pinipermahan mo. Alam mo yung ine-expect mo. Diba? So, tama yung sinasabi ni Kiko na dapat meron ka ding background doon sa programang isinasign up sa'yo. Diba, Kiko? So, ayan. And at the same time, sabi nga din ni Kiko is, aside from understanding, learning po yung mga program, kailangan mo din siguro, for me, may advice, is to connect to the right people. Kasi yung simpleng questions for us, sa iba, it's a big deal na. Life-changing na. So yun, I highly recommend to join Pinoy Canada Immigration Forum, Kiko channel, para at least you have connections. And of course, Jeremy is always helping us to share and inspire other people. So in speaking of inspiring Jeremy, paano, same question with Special K, paano ba maiiwasan and or ano yung mga tips and advice mo to avoid yung mga scam? Sa akin po, wala naman po akong nag-experience sa mga ganyan na scam pa. Pero ang masasabi ko lang, meron naman pong website ang Canada. So mas mainam po siguro kung magbasa-basa po yung mga cap natin. Kasi katulad po niya, next press entry, akala mo 6 months, sasabihin nila na 6 months, mapapalis ka nga naman. O parang may excite ka eh, kasi 6 months, so bayad ka lang, ganito. So, hindi. Meron yung scoring na dapat mong ma-hit eh. Mm-hmm. Minsan kasi yung mga cap natin dahil sa excitement, yung bagay na yun. So, dapat talaga basa-basa din po. Kailangan maging knowledgeable tayo din sa program na ina-applyan din po natin. Tsaka most of all dapat talaga is yung experience natin is akma. Mm-hmm. Talaga dun sa mga ina-applyan po natin. Ayan. So yun, dapat yung work experience is akma. And I think background information talaga ng program is very essential sa para maging successful in application mo dito sa Canada. And I think Special K, nag background checking din to eh. Nag-aral din to ng mga programs, 'di ba? So yun, napakagandang tip yun. So ayan, isa-isa lang natin. So we already know the timeline. Walang tanong yung mga guests natin eh. Radit, do you have question? Ayan, nagtaas siya ng kamay. Parang classroom lang tayo. Sabi ganun, no? Ayan. Unmute mo lang. Wait lang. Unmute mo lang, Radit. Ayan po. Ayon. Ayan, you can ask question, Radit. Sir, kasi mag-one year na yung application ko sa isang migration consultancy sa Dubai, pero medyo personal. Ethical ba na pwede akong mag-file ng complaint? Kasi I understand na mayroong COVID na na-delay yung application ko at isend sila ng
CV ko sa mga employers, may response naman sa email. May mga 10 employers na every 2 weeks pinapadala na ko that inabot ako ng COVID. Ngayon mag-1 year na wala pang response. Ethical ba, no? Pwede ba akong, ewan ko kung tama bang mag-complain ako or hindi ko alam. Although na-verify ko naman to, mayroon silang head office sa UK, ganun. Na-check ko. Mayroon naman silang napadala na applicant for Newfoundland na nakapost sa Facebook. So, hindi ko alam kung ethical ba nagagawin ko mag-complain na or hintayin ko pa ba. Kasi parang na-realize ko finally na parang walang kasiguraduhan. Parang ganun. So, at least I'm honest. So, yun. Anong may advice mo? Bigyan ko na pagkakataon sila Kiko and Jeremy. Gusto niyo bang sagutin or? Una po, ano po ba yung ano nyo? Yung pathway na binigay po nung consultancy nyo po? Work permit. LMIA po, ano? Opo. Kasi opo. Sabi na pag may employer na ako, then after 2 years mag... Pero may nangyari naman po na ano na interview and job offer kayo na na-receive? Wala pa kasi parang sending CV sila eh. Oh, sending so... sa mga employer po. Oh. So, that's why sir, dahil naiinip na ako, nag-ship. Nag-decide ako na mag-SP na lang ako kung may kakayahan din ako mag-student. Kasi naghihintay ako. Wala pa namang results. Kasi naabutan na rin ako ng COVID. So, di ba, close naman po lahat ng establishment dyan sa Canada. Pero sir, not to discourage you sir, pero kung ang COVID kasi nagsimula lang naman talaga dito sa Canada, March. So, it's been March. Oh, it's been 3 months lang din naman. Well, kung nagbayad naman kayo, sir, dun sa agent nyo, you all have the rights naman to complain, to follow up, kasi hinire mo nga sila eh. I mean, para sa akin lang to, sir, ah. Kasi kung nung una pa lang na sinabi nila na mapapadala nila kayo dito, mabibigyan nila kayo ng LMIA, for me, 1 year is too much na for waiting po. That's for me lang po, ah. Hindi ko po sinasabi na hindi ko po alam yung opinion po ng iba kasi kaysa po magsayang tayo ng oras pag-iintay po, gawa pa po tayo ng ibang paraan kasi marami naman pong pathways po papunta dito sa Canada. So, sabi nga nila, hanggat wala kang endorsement from the province, huwag kang titigil. May nagsabi naman, hanggat wala kang visang hawak, huwag kang titigil. Hanggat hindi ka nakakarating sa Canada, huwag kang titigil. Ganun po. Yes po, ganun po yung... Okay. I just want to add, Radit, and we will also give chance to other people to ask questions. But anyway, my opinion with that, simply lang, balikan mo yung service agreement ninyo. Balikan mo yung kontrata nyo. And then again, as a client, kahit mag-immigration yan or kahit ano pa yan, you have a contract. Babalik ka doon sa contract na pinirmahan nyo. And that's the legal. Kung ang tanong mo is ethical, balik ka sa contract. Diba? Okay po. Kasi okay po. Yung contract yung pinaka-legal na way na, eto. So, pwede ka ba mag-cancel? Ano yung mga cons and pros? Ano ba yung promises nila? Ano ba yung services nila? Nasa service agreement yun. So, and I think I will just ipinig ko yung advice ni Kiko. Even you have an agency, try to do something. Try to explore other programs. Malay mo apo, na, apo. Try ka ng work permit, pero meron ka palang chance sa ibang program. Parang naghihintay ka sa kanila eh nagtitingin ka guys, you mentioned about student permit, I know you're exploring for other programs, so hanggang wala okay. Hanggang papel tuloy okay. Tuloy ang laban. Tuloy okay. Tuloy ang laban. So okay, sige po, thank you very much. Mayroon akong ano on the other hand ng scenario sa akin is marami ko na pagsinan ng sorry Ara, bigyan na natin ng chance yung iba to ask questions. Okay. Sige po. Walang magtanong kasi may nagtaas. Okay. Sige po. Go ahead, sir. Okay, sige po, Kap. Mike? Hey, hello Kap. Hello po. Hello. Yes po. Ayun, kamusta po? Hi Kap. Kamusta po sa mga viewers? Hello. Yes po. Ayun. Ask ko lang po kay Sir Keiko. Actually, napanood ko yung webinar nilang mag-asawa kasama ni Sir Jan. The other day ata yun or last weekend. Kasi nabanggit ni Miss Joy na hindi naman pala requirement sa una yung IELTS and ECA.
And kasi sa ngayon, na-delay na talaga yung pag-process namin ng IELTS. Actually, naka-apat na reschedule na ako kasi dito sa Philippines, until now, naka-GCQ pa. And also yung pag-process din ng request schools, na-delay na talaga. So, clarify ko lang, kasi ang nabigyan kami ng initial assessment through CAP Joey ni Miss Mel. So Miss Mel is gave us an initial assessment to kami mag-asawa yung to try yung FSWP. Pero through kasi kakabasa ko and kakapanood ng forums, and we're taking interest into AIPP. Hindi ba talaga initial na kailangan na may ECA IELTS ka? Kasi nabanggit nga po ni Mr. Correct me if I'm wrong. Yun po. Na pag nagsasubmit ka ng resume, is hindi pa talaga siya kailangan sa una. Kasi ang worry ko lang ho is baka mamaya mabigyan ng opportunity interview and then tanungin ng employer, sabihin eh wala pa kaming IELTS or ECA. Thank you. Na, thank you. Apo. Mike, Kiko? Yes po. Highlight ko lang po, no, sir. Bali, ang ECA at IELTS po, hindi po talaga siya requirements. But it's an advantage para makauha ka ng employer. Kung maghahanap ka ng employer po under AIPP, hindi pa naman nila hinahanap talaga. No, what I mean is, hindi pa naman ini-start yung process nyo for the application. Like yung mga friends natin na nasa New Brunswick na, and yung friend din natin na papunta na ng New Brunswick, may mga employer din naman po na willing mag-antay sa inyo kung kukuha kayo ng IELTS at ECA. Pero ulitin ko lang po, it's an advantage po. Kasi sabi nga ni Jeremy kanina, kung ibebenta mo yung sarili mo, eto ready na ako, aalis na lang ako, bigyan mo na lang ako ng papel. Mas mabilis po. Pero it's not required na mag-IELTS and ECA. It's not an excuse din po na sa panahon ngayon sa COVID, walang mag-hire, no? Hanggat may chance po kasi pwede nyong ibigay yung sarili nyo doon sa mga employer. Kung gusto kayo, kung naibenta nyong mabuti yung sarili nyo, kahit wala kayong ECA at IELTS, possible po eh. Nagawa po ng iba, nagawa po ng iba, magagawa po natin yan. That's true. Okay. Jeremy? Sige. Thank you po. Jeremy, opinion or for Mike? Ay nga po, tama naman siya na ano, sige ko na hindi naman talaga necessary yung IELTS at saka yung ECA sa umpisa kapag naghahanap ka talaga ng employer. Unang-una, syempre, hanapin mo muna yung employer. Kung ang target mo is AIPP, kung ang target mo naman talaga is AIPP or PNP, mainam din naman kung meron ka ng ECA at IELTS. Diba? Kasi kapag ready ka na rin naman na may, ready ka na at may ganun ka na, parang yung employer is mas maa-attract siya sa'yo na, oh, may papel na to. Sige, process na natin yan. Parang yung nangyari din sa akin, gano'n. Pero, kagaya ng sabi ni Kiko, hindi naman siya kailangan na kailangan habang naghahanap ka ng employer. So, yun po. That's right. Yan. Mike, gusto ko lang i-highlight din yun, yung sinabi ni Kiko and Jeremy. So, with the AIPP, isa sa mga requirements para mag-process yung papel mo ay yung ECA and IELTS. So, ang tanong doon, kailan? Kailan ka dapat kumuha ng IELTS at kailan kukuha ng ECA? So always remember, yung dalawang yan, meron yung expiration. So my only advice then, number one, is to create a strategy. Diba? Dapat gumawa ka ng plano. So, and at the same time, gusto ko i-highlight yung Jeremy and Kiko. Sabi niya, pag may kausap kang employer, kailangan mo ibenta. Kung ikaw yung employer, kailangan ka na ng staff, kailangan na ng empleyado, sinong kukunin? Yung ready or hindi? Diba? So again, it's up to you kung paano mo gagawin. Kung gagawin mo ang IELTS and ECA, kukuha ka na ngayon para magkaroon ka ng advantage, dapat hindi lang yun ang gagawin mo, dapat you have a strategy. So kung sakaling wala akong makuha ang employer, ano dapat kong gawin? Kung meron akong IELTS and ECA, dapat ito yung goal ko, dapat makapagsubmit ako ng 200 to 100 resume every day para hindi masayang yung IELTS at ECA ko. So it's up to you. And then if ever hindi ka mo nakukuha ng IELTS at ECA for whatever reason, COVID or financial or whatever reason, ang tanong mo, pwede ba mag-apply sa AIPP? Sabi ni Kiko, pwede. Again, it's up to you. Pwede may yung employer ba willing maghintay? So nasa employer na 'yon. Bibigyan kita ng example, si Gloria na na-interview ko last
nung nagbo-boom pa lang yung AI, sisimula pa lang yung AIPP. Nung in-interview siya, dahil gustong-gusto siya i-hire ng employer, sabi ni Gloria, wala pa po akong IELTS at ECA. Ano sabi ng employer? Hihintayin ko. So nagkaroon siya ng opportunity. Ngayon si Gloria nandito na. So again, it's your strategy, it's your plan kung paano mo gagawin during the interview. Diba? Nakausap ka ng, nakakasap ka ng employer, hinahanapan ka ng IELTS or ECA, ay, on process na po. Diba? So depende. Nandun yung, ano eh, nandun yung by chance, by strategic, diba? So yung decision mo, kung kailan ka kukuha ng IELTS and ECA, it always depend on you. Kung kukuha ka ngayon, meron ka bang advantage? Baka kasi kumuha ka ng IELTS at ECA and then wala ka namang ginagawa. Din mag-expire lang yun. So, again, with AIPP, for my advice, it's up to you kung kailan ka kukuha. And if ever kukuha ka, always create a strategy. So, yun. Napakaganda yun. Napakaganda yun, Mike. A very good question yun. Kasi madami mga kap natin nag-hesitate sila kumuha ng ECA at IELTS. Hindi natin masisisi. Napakamahal kaya nun. Diba? Aside sa mahal, napakahirap pang kunin. Aside from that, nag-e-expire pa. Diba? So yun, yun lang yun. Yun. So Mike, thank you very much. Any questions? I think we have Jane here. Ang question niya, I'll throw this question to Kiko and Jeremy. Recently ko lang po narinig yung settlement plan. So, ask ko lang po, sana its purpose and does it come with a fee? Thank you po. So, before you answer Kiko and Jeremy, gusto ko lang i-ano yung flow ng AIPP. So, na-comply mo yung mga requirements, nakahanap ka ng designated employer, isa sa requirements is yung settlement plan na kukunin mo sa mga settlement provider. So, yun, Kiko and Jeremy, can you share about settlement provider, settlement plan, and anong naitulong ng settlement plan sa inyo ngayon? Kiko. Okay, Kap. So, yung sa settlement plan nga, so, nabanggit ko nga na initial pathway na binigay sa amin ng employer and ng province is AIPP. So, umabot kami sa point na nakapag-provide din kami ng settlement plan. So, alam mo lang siya, online application lang siya and it takes only 2 days. Parang, yeah, 2 days lang namin inantay yun. But sabi ko nga, after providing all the documents sa province, nilipat na nila kami sa PNP. So, about sa settlement plan provider, hindi namin sila na maximize because sa PNP naman, hindi sila requirement. So, kay Jeremy po siguro natin tanong kung merong bang na-provide yung settlement plan provider po. Thank you. Thank you, Kiko. So, initially, you're from AIPP application, pero you move into PNP. Provincial nominee ng PEI. So, Jeremy, settlement plan, settlement provider, anong naitulong ng settlement plan sa iyo ngayon? Actually po, ang settlement provider ko po is YMCA. Yun po yung nakuhanan ko ng settlement plan. Ang settlement plan naman po, hindi naman po siya nangangailangan ng funds o kung ano man. Wala yun. Para siyang organization dito sa loob ng Canada na tumutulong po sila sa mga newcomer para makapag-settle po. So, dun sa akin is binigyan nila ako ng tips kung paano yung pamumuhay dito sa Canada, ano yung mga dapat kundalhin, mga ganun po ng mga bagay, tapos ano yung kultura dito sa Canada. Ganun lang kasimple, parang papel lang po siya na andun lahat ng mga needs mo, and then pipirmahan nyo lang siya ng employer at saka ikaw, and then kasama lang po siya sa application for endorsement ng AIPP. And then pag nandito ka naman sa Canada, ang may tutulong nila sa iyo, ang natatandaan ko po, ang last time na humingi ako ng tulong sa kanila is to follow up my application for permanent residence. Yung palang po yung nailapit ko sa kanila actually. Yeah. So gusto ko lang i-highlight doon, walang bayad yung settlement plan. And wala po sila. Opo. Ganda, maganda. And at the same time, Jeremy, gusto kong i-visualize natin sa mga nanonood ngayon, sa shout out sa lahat na nanonood sa ating When in Halifax live streaming, and to all that are joining us, maraming salamat.
And gusto ko lang i-highlight, Jeremy, with the settlement plan. Paano niyang ginawa? Kasi alam ko na sa Pilipinas ka eh. And sabi mo, tulong-tulong kayo ng employer, ng settlement provider, and ikaw, paano nila ginawa? Eh, nasa Pinas ka. Through online ba? Through telephone? Telegram? Telegram talaga. I mean, gusto natin i-visualize yung para sa mga viewers natin. Bali yung sa akin po, sa YMCA, is ginawa lang namin siya through email contact po. Nagkontakan lang po kami through email. So, ang nangyari po is binigyan ako ng papers ng aking employer, yung parang pinaka-tawag dito, yung designation letter po nila at saka yung aking job offer. So, in-upload ko po yun dun sa website na yun, and then someone has in-approach po ako na, oh, ako yung magiging settlement advisor mo, ganito, ganyan. And then, bibigyan ka lang po ng certain questions. Kung yung question po sa akin doon is, ano yung mga pangangailangan ko pagdating po sa Canada? Ano yung gusto kong matutunan? May plano ba akong mag-aral? Mga ganun lang po. Then, sasagutin mo lang yun. Then, ibabalik mo sa kanila yon. Tapos po, after actually ilang hours, 1 hour, 2 hours, ganun, binalik na po sa akin yung ano, yung settlement plan na sa akin na. Ganun lang po siya kasimple. Pero sa iba po, naririnig ko noon sa ibang mga naging kasamahan ko dito sa work ko ngayon, is, ibang provider yung kinuha nila, yung iSans, o iSans, based po siya dito sa Nova Scotia. In-interview naman daw po sila through Skype, yung missis at saka yung mismong principal applicants. Ayun. Jen, thank you very much, Jeremy, for the visualization. Talagang visualization. No? At least, meron tayong idea ngayon. Ano yung settlement plan? Through email lang pala to. So, ito tapos. At saka wala po, ano yun, wala po siyang para mga deny-deny. Wala kayong dapat ikatakot doon. Settlement provider po sila na tumutulong talaga sa mga newcomers dito. Ayan. And thank you, Jeremy and Kiko. And of course, sige, napag-usapan yung timeline natin, napag-usapan natin yung mga documents, and we already gave an advice and tips. So now, nandito na tayo sa Canada. Ayan, ito na yung pinaka-exciting part. Nandito na sa Canada. Simula tayo sa kwentuhan pagpasok sa port of entry. Kasi ito na yung mga kinakabahan ng lahat eh. We have also viewers and CAP natin na meron silang papel but takot na takot sila sa port of entry. May possible ba na baka pauwiin ako? Ano ba yung experience sa port of entry? Ano yung mga tinatanong? So, Kiko or Jeremy, ano yung inyong experience pag-apak nyo, paglapag ng aeroplano doon sa port of entry, yung may immigration officer na nagtatanong, oh, hoy, ano papel mo? Di ba? So, Kiko, what's your experience with that? Sa akin, Kap, dito papasok talaga yung ano eh. Parang, kung alam mo yung ginagawa mo, wala ka naman. You don't have to worry kung alam mo yung ginagawa mo talaga. So, dito, kumbaga sa pag-join mo ng mga forum like this, dito mo matututunan lahat eh. So wala ka dapat ikakaba pagdating mo doon. Tatanong lang din naman sa'yo, saan ka mag-work? Or minsan wala pang ang tanong eh. Yung mga ganun lang, hindi ko siya makita as, for me lang, kapa, hindi ko naman din na-experience eh. Parang hindi siya magiging issue kung di ka naman nanloloko. Kung nanloloko ka, doon ka dapat kabahan. So, yun. Yeah. Hindi siya issue para sa akin. Hindi nakakatakot ba yung port of entry? Yung immigration officer? Hindi ka, pero share ko rin ka yung sa akin. Okay lang ba yung naging experience namin? Yeah, so kami ni wife ko, kung meron man sa inyo nakakakilala na, flight namin going to Canada, hours before the flight, yung employer ko sinabi niya na nag-change management. So nag-worry kami noon. Pagdating namin sa immigration officer, tinanong lang din nila kami kung sino yung employer. So, sinagot lang din namin sila as per normal without knowing na pagdating ko dito sa PEI, hindi ako tatanggapin ng bagong management. So, ganun lang. Basta lahat ng papers mo is tama, huwag lang kayong kabahan talaga. Ganun kasi once na nakapasok kayo dito, kasi dreamland nga ng lahat to eh. So, bakit mo kailangang magpakita ng kahit anong kaba dun sa... Kumbaga parang si San Pedro yan kap sa langit eh. Di ba? Pagka nakalagpas ka na doon, ligtas ka na sa langit eh. So bakit kakakabahan, di ba? Give your best shot lang palagi. That's a good one. That's a good one. Yeah. Jeremy, kumusta naman experience mo with the port of entry? Papasok ka dito sa Canada? Actually, yung
yung kaba ko na syempre talagang iba, talagang pounding talaga eh. Tapos syempre nakikita mo na yung mga ano, yung mga puti. Syempre first time ko mag-approach. Ayun, nakikita ko na yung mga puti, ito na talaga. Ito na yung reality, nandito na ako sa Canada. Ganun. Tapos nung papunta na po ako ng ano, ng officer, so ayun na ang kagandahan naman is wala namang masyadong pila, so parang diretso lang talaga ako dun sa officer that time. So ang tinanong lang nila sa akin is kung meron akong relative dito. Yun lang po yung tinanong sa akin that time, kung meron ba akong relative dito. Sabi ko naman is yes. Tapos tinanong nila kung asan siya dito sa Canada. Sabi ko sa Toronto. Ganun lang naman po. Tapos, yun, kinuha na yung papers ko. Mabilis lang po. Sobrang smooth lang. Talagang as in wala pong question na marami sa akin that time. Yan. Kasi, tinatanong ko to kasi, nabivisualize kasi nila, parang gigisahin ka na. Di ba? Gigisahin ka during ano during the port of entry, pagpasok mo may daming tanong, tapos alam mo yung nai-imagine ng iba yung may ilaw, di ba, ano interrogate ka sa ano sa presinto, di ba? So yan, and napaganda Kiko and Jeremy for sharing that one, na hindi naman nakakatakot yung port of entry kung wala ka naman talagang tinatago and you are legal, you have legal papers to enter Canada, di ba? So based on my personal experience, napaka-smooth lang din eh. Hawak ko lang yung papel ko and then tinanong lang. That's it. Walang masyadong... hindi complicated. Mas nahirapan pa ako lumabas ng Pilipinas eh. Mas maaba yung pila eh. Di ba? So anyway, gusto kong iitanong si Special K also. Kasi si Special K is also a provincial nominee dito sa Nova Scotia. So gusto kong tanong din sa kanya yung experience niya with regards to the port of entry. Ano yung experience mo with the port of entry, Special K? Ayun. Sa amin, kamukha lang, madali. Napakadali. Ang napansin ko lang is yung, kung ewan ko kung naging requirement sa inyo sa PDOS, yung parang merong release doon na chart na dapat yung mga gamit nyo naka-itemize, gano'n. Nung kami merong gano'n eh, so sinunod namin, in-itemize namin, ilan yung damit, ilan yung medyas, ilan yung brief, gano'n. Sobrang organized. Pagdating dun sa point of entry, tinignan lang nung agent eh. Tapos parang sabi niya, parang wow, this is organized. Tapos yun lang, ganun. Hindi man niya pinansin talaga eh. And to think, grabe yung effort na ginawa nung wife ko para ayusin niya. Pero yun nga, as long as you're legal, wala naman yung problema. Sobrang bilis lang. Thank you, special. Speaking of that, I have a personal experience as well. Kasi kung makapag... During the orientation ng PDOS, talagang power! Kailangan mo i-organize yung bag mo. So, na-convince ako eh. Wala pang mga vlog na ganito. So, wala akong matanungan. So, nilista ko din po lahat. Pati po ilang brief, ilang medyas mo sinulat mo. Pagdating sa port of entry, sa akin eh, hindi tinignan eh. Parang gusto kong balikan. Check nyo naman oh, sayang ng effort ko. Pero wala, hindi talaga chinek. We have a question here. Add ko ng Cap Joey, pati yung dun sa proof of income, di ba sobrang stressed yung mga tao doon. Nung sa amin, hindi man tinignan din lang. Akala ko titignan, wala man. Pero yung sa pag-prepare mo, di ba parang sobrang effort talaga. Kasi bibilangin mo talaga lahat ng i-itemize mo and may amount pa yun na kung hindi ako nagkakamali. Pero gusto ko din sabihin na we're not advising you na huwag gawin ha. For me, it's better to do it. At least handa ka. Whatever it takes, handang-handa ka pa rin, di ba? Pero sinasabi lang namin, during dun sa pagpasok namin, walang hiningi. Baka pagpasok nyo, hiningian kayo, hindi kayo handa. So for me, it's up to you. Again, I'll give the decision to you. It's up to you kung gagawin mo or hindi. But again, mas magandang handang-handa ka, di ba? Hingian ka. Nasaan yung listahan ng mga gamit mo? Ito po. O, di ba? Nas maganda yun. So anyway, we have a question here from Jane. Another question regarding a proof of funds. Iitanong ko to kay Jeremy for the AIPP. So, nasa chat. Another question for proof of funds. When it comes po sa port of entry, did they ask for the actual money? Hindi since po. I'm single, is advisable ba actual the required to funds? Yan. Ni-required ba? Hindi po. Wala po silang tinanong sa akin. Basta ang hiningi lang po sa akin sa port of entry is yung aking passport. Yun lang. At saka yung Canada border na letter.
na galing sa embassy. Yun lang po ang hinihingi sa akin. Wala po silang hinihingi na, no, na anong mga proof of funds. Wala po silang hinihingi sa akin. Thank you, Jeremy. Kiko, pinabilang ba sa'yo yung pera mo? Saan yung pera? hindi po, Cap. Di naman po hinahanap. Di po siya hinahanap. Yan. So, yan. At least nabivisualize natin. So, with regards to that, based on sa akin, hindi din po hinanap. Ako, personal experience, hindi din hinanap. Hindi po pinabilang. So, yun. Kasi yun yung mga nabivisualize ng mga Cap natin. Baka bilangin yung profits. Baka magkulang ng 100. Bakit hindi ako papasukin kulang ng 100 yung proof of funds? So, hindi naman po so far. The key for the proof of funds is you have the access. Just in case pong hanapin or in just in case verify, you should have an access to the proof of funds. So, kung ang proof of funds ay naka-bank draft, at least ready ka, di ba? Kung cash yan, ready ka. I mean, palaging handa. So, sinasabi namin na hindi sa amin chinek, but always dapat ready ka. With the proof of funds, ang kilang doon dapat meron kang access. You own the proof of funds. So ayan, I think we're good. Yan, any questions? Ang bilis ng oras natin. So ayan, nakailang tasa po kayo ngayon? Kap, pwede bang last question? Kailangan ko na rin umalis eh, dahil makulit na itong binabantayan ko. Sige. Kap, add sa ano, okay bang strategy, Kap, pag sa paghanap ng employer is maghanap ng successful AIPP, ano, yung naging successful yung ano nila, tapos hingi ng referral na, oh, baka pwede mo akong ipasok as ganun. Kasi meron ako mga natanggap na questions ganun dun sa When in Halifax. Eh. So, is it a good, suggest nyo ba yun, Jeremy and Sir Kiko? Opo, syempre naman. Lalo na kung, kasi depende rin yan dun sa tao na lalapitan nyo kung ano ba yung relationship yung dalawa eh. Example naman, yun, sobrang, like, cousin mo siya, why not try kung alam mong successful AIPP sila? Kasi dito naman sa Canada, pag kami nakapasok na isa referral, madali na eh, sa totoo lang. Kung maganda ang magiging performance mo sa company, lalo kung designated employer naman. And sa experience namin dito sa PEI, halos ang lahat na ng, alam mo yun, yung mga higher post na kumukuha, nagulat din ako, sa mga Filipino na rin. So, yung ganong factor lang. Pwede yung referral talaga, sir. And marami kami naririnig na ganong stories dito. Thank you. Ganon din po sa Ken, yung kay Kiko din, na kagaya dito sa company namin ngayon, is yung mga senior namin na Filipino. Dahil nangangailangan talaga ngayon, dahil sa COVID, sooner kasi kailangan talaga ng tao rito. So, hinihingan sila ngayon ng ano ng mga may re-recommend nila na pwedeng ipasok na dito sa Canada. Kagaya nila, galing na yan sa mga ibang bansa like Middle East, ganyan. So, marami silang mga Pilipino na mga kaibigan din na gusto makarating dito. So, ngayon, parang binibigyan ngayon sila ng opportunity para makapag-recommend sa company. Siyempre, didepende rin yan. Kagaya din yung sa binigay ko, didepende sa'yo yan kung maganda yung performance mo sa company. Ganun po. Ayun, napakagandang question yun, sabi ni Jane. Thank you, Special K, for that question. And I think one way to help our kababayan, sa mga AIPP successful applicants, yung mga nandito na nagtatrabaho na, one way to help our other kababayan, yung mag-comments natin, is pagandahin yung impression as a Filipino. Diba? Kasi yung mga employer, as of now, talagang ang ganda ng feedback ng ating mga locals, mga employers dito, napakaganda ng feedback pag tinasabi nila Filipino. Kasi tayo ay sadya talagang masisipag. And yun. So, yun eh. I think with ganun na gesture, ganun na ginagawa mo sa employer mo, kahit hindi ka maghingi ng recommendation, pag tinini nila Filipino, ay, gusto ko to. Kasi si Jeremy, ganun siya kasipag. Diba? Nage-generalize na yung impression, yung good impression. So I think to everyone, not just Jeremy and Kiko, for everyone na halimbawa you're watching now and then maybe after 6 months or 1 year nandito ka na rin, gawin mo yung pinaka-the best mo. Give a good impression as a Filipino, as a worker, as a Filipino, na ikaw talagang masipag, reliable. Magandang recommendation na yun eh. So sa employer, sa sunod,
hindi na ako mag-hire ng iba, kundi Filipino lang. Kasi eto si ganito, di ba? So I think that's what. And yun, napakabilis ng oras natin. And of course, maraming salamat, Kiko, Jeremy, for your time. Sobrang appreciated. To everyone that join us, special K, Aaliyah, Jane, Jassy, Jinky, Kiko, May, Mary, Mike, ang dami nag-join. Maraming salamat po for joining our second cup. So on the third cup po, meron po tayong i-invite. Ito naman po ay provincial nominee and now nurse na po siya. Going to nursing. Ano? Pa-register na siya eh. So kukwento niya naman po yung Nova Scotia provincial nominee hanggang po yung pag-process ng kanyang nursing registration. So ano yung trabaho niya, ano ginagawa niya, and mga tips. So join us. I'm going to announce the name later on. So yan, it will be on Thursday again. So we have a kapihan. So third cup. So kapihan natin, virtual kapihan natin every Thursday and 10 p.m. Manila time. And of course, we have a Q&A question with Miss Mel of Adjoc International every Saturday, 11 a.m. And of course, mga kap, if you're watching right now, please visit Joy Fajardo's YouTube channel. Ang daming content po regarding sa PEI or Prince Edward. Malay mo, naghanap ka ng employer and you just want to visualize ano yung PEI, gaano kaganda ang PEI, gaano kalawak ang PEI, gaano ka yung opportunity, job opportunities, or mga tips. So please visit and subscribe to Joy Fajardo's YouTube channel. And of course, si Jeremy naman, wala pang channel si Jeremy, pero because of the high demands, I think gagawa na rin itong YouTube channel to share their, i-share yung kwento ni Jeremy. But anyway, speaking of, this is our last conversation before we end our webinar, before we end our virtual kapihan, gaano kaganda ang Prince Edward, ang Cape Breton, if you're going to compare it sa Pilipinas or sa Singapore. So, we start from Kiko. Kiko, gaano kaganda ang PEI? And let's compare it. Kasi mahirap i-visualize ng mga kap natin na hindi pa sila nakakapunta sa PEI mismo. So, let's compare it sa Manila or sa province ng Pilipinas. Gaano kaganda ang PEI? Okay, so ako kap kasi lagi ko rin sinasabi pag kami nagtatanong, masarap ba mamuhay dyan sa PEI? Ang lagi ko sinasabi, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Kung gusto nyo ng slow pace na pamumuhay, PEI is for you. Kung gusto mo ng city life, well, hindi ko nakikita siguro na pwede ka dito. Kasi ano yan eh, magkakaiba tayo ng definition sa buhay kap eh. Kung sa amin ni Joy, ang masaya is yung slow pace at maraming panahon sa aming dalawa, sa bubuhay namin pamilya, yun yung PEI para sa amin. Pero kung ang definition ng ibang tao sa masayang pamumuhay is yung may mga nightlife, maraming cities, big cities. So ganun, masasabi ko lang sa PEI, sobrang ganda dito na magpalaki ng mga bata kasi nga probinsya. And alisin din natin sa isip natin na being the smallest province dito sa Canada, yung PEI is parang bukid. No, hindi. So, yun nga yung ginagawa namin ni Joy ngayon para showcase naman yung PEI. So, hindi po totoo na ang PEI is parang... kasi marami nagko-comment cup na para to bukid. So, hindi po totoo po yun. Marami pang mas ipapakita yung PEI sa atin. And, syempre, as mga nangangarap mag-Canada, PEI is really for you kasi ngayon nag-o-open na sila. Sabi nga ni Sir Special K, during their time, hindi sila pinapansin ng PEI. Ngayon, PEI, grabe yung naging ano ng immigration. Up to the point na yung mga local islanders, ayaw na nila ng immigrants. Yung mga ganong punto, kasi ngayon talaga tanggap ng tanggap sila ng immigrants eh, kasi kailangan nila ng for their economics din para mapataas yung ekonomiya nila. So yung mga ganong factor. Pero kung sa pamumuhay at sa pumumuhay dito sa PEI, ako kami ni Joy, mabilis kami mainlove sa lugar. Ayaw na namin ng masyadong like sa Singapore, city life, nakakapagod. And dito makakuha kami hopefully ng bahay. May sasakyan na ang bilis. Ang baba compare sa ibang probinsya. And kung ayaw nyo talaga ng gantong setup ng buhay, I will not encourage you to live here in PEI. Kasi baka madismaya lang kayo, then umalis lang din kayo, sayang yung program. Kawawa naman yung ibang kababayan natin na gusto pang makapunta dito.
mawawala na sila ng opportunity dito. So, try to consider everything then maximize nyo yung mga forums natin. Nandiyan naman sila Cup, East Coast Filipino Portal. Nalakas ng AIPP ngayon. Sobra yung dedication ng grupo nila sa pagtulong ng mga gustong pumunta talaga dito sa Atlantic Canada. Yan, based on your own ano pa rin, preference pa rin. Ayoko mag-desisyon para sa inyo kasi ito yung buhay na gusto namin. Hindi ko alam yung buhay na gusto niyo kasi baka pag pinili ko yung buhay na gusto namin, baka pagdating ng panahon, sabi kasi ni Gigo sa kanila, Joy, masaya sa PIA. Yan, ganun pa. Pero masaya kami dito. Maganda dito. Thank you, thank you. Jeremy, kumusta naman ang Cape Breton? Ayan mga kap, if you don't wala kayong idea about Cape Breton po, ang Cape Breton po is part ng Nova Scotia. So, Halifax and Cape Breton po ay apat na oras. Sasabihin nyo, ay apat na oras, malapit. Yung apat na oras po, that's 400 kilometers po. 400 kilometers po yung layo. So, by highway po yun. But again, Jeremy, kumusta ang Cape Breton comparing, i-compare mo yung settle, yung, ang tawag nito, yung description ng Cape Breton sa Pilipinas? Unang-una, sir, sa Pilipinas kasi, nanirahan ako saan, no? Probinsya. So parang province life, province talaga siya yung life dito. Napakasimple lang, parang nasa Tarlac din ako. Pero ang kaibahan lang. Is unang-unang napansin ko yung traffic. Talagang walang traffic dito. Tapos kapag nagta-travel ka, talagang napakaluluwag ng mga daan. Talagang kapag nagda-drive ka, talagang napaka-fresh kung mag-drive dito. Tapos yung mga scenery, napakaganda. Talagang mapipil mo talagang nasa Canada ka na talaga. Lalo na ngayong summer, makikita mong green na yung paligid. Talagang mag-i-enjoy ka. Talagang mararamdaman mo na napakaswerte mo kasi nandito ka na sa Canada. Mararamdaman mo lahat yung kinawa mong paghihirap is worth it talaga na narating mo itong bansa na to. Na napakasarap pag-settle, napakasarap magsimula, lalong-lalo napakasarap magkaroon ng pamilya rito. Talagang ibang-iba yung Canada. Napakaiba talaga sa Pilipinas. Ayun. Thank you very much for sharing that one. So, at least we have now na-visualize na natin ang Cape Breton and PEI. And again, I just want to highlight yung sinabi ni Kiko na depende sa preference mo. Kung ikaw ay city life person, yeah, gusto mo ng mga gumagang na ilaw, tapos medyo dugdug. I mean, it's up to you eh, di ba? So, pero to visualize kung ano yung PEI, panoorin yung mga channel, yung mga videos para at least Ito pala yun. So again, with Cape Breton, pumunta kami sa Cape Breton. Napakaganda pag pumunta dyan ng fall. And of course, ngayon, special key, break the bubble na tayo, di ba? Pwede na tayo magbisita ng New Brunswick at PEI at Newfoundland, di ba? So, hoping na makapag-travel tayo ngayon and magkita-kita tayo in person, Kiko and Jeremy. And yun, in sabi ni Jane, with traffic or without traffic, wala pong traffic yung 4 hours po, dire-diretso po yun because nasa highway po yun. Kasi sinasabi nila, 4 hours naman lang pala, biyahin mo na, Kap. ang problema ko pa nagbiyahe po ng long drive, nasa highway, palagi po akong inaantok kasi boring mag-drive. Same lang yung scenery, wala ka nakikitang iba, dahon, kung hindi, pag snow naman, snow lang talaga. Hindi kayo sa Philippines, pa nag-drive ka, marami ka makikita, may pedicab, may drive. Alam mo, minsan may mumurahin ka pa kasi biglang tumawid, di ba? Nakaka-enjoy kasi mag-drive sa Pilipinas. Dito wala, highway talaga. So, napaka antukin pa naman ako mag-drive. So, yun. So, yun lang, na-share ko lang. But anyway, Kiko, Jeremy, maraming salamat for sharing your story, for inspiring our Cup. And yun, kita-kits tayo sa third Cup natin on Thursday, 10 p.m. Manila time. Kiko, Jeremy, last tip and advice to everyone that are dreaming to immigrate here under AIPP or other program. What will be your best advice?